This apple is from my backyard. Hello guys, I'm going to make an apple cake or apple pie in Swedish. So 6 pieces on apples. So just take a look. Itong gamiton para dili kaayo ko maghiwa. So I use this one. Para ayos ang beauty. Ganun lang siya. Like that. And then you slice with the small pieces like this. Ito binablanda ko na yung milk na butter, tsaka yung bitimiol, tsaka yung now, sugar. Blanda mo yan sila. Tsaka yung syrup. Paspas pa yung ihi aning sirapan eh. Habang pataanig. Siyam-siyam. So, and then back pulver murag yes ni sa ato ay yes pang patubo ba gamay lang siya para matubo ang ato ang gibig dili mo nang i mix well taman mura siya mo humok gayo di pagayo kaya ng sugar makapamilk mo siya sa small nindot ni guys kay habri green ako ang gisagol. Hindi kayo na makatambok. Nang na, easy lang gimix ka na ako na ako ang butter and all ingredients here. Tapos ako na itang sa ako ang apple. Tapos ibutang yung mga imong apple dili. Dili nga itong imong gipang hiwa-hiwa. Imong ibutang dili. And then, next is this one. Ito kong giblanda. Kung gimix. Ayan. Mix na ako. Tapos imong na yung i-massage. Sa imong maganda nga ha. Pero malinis ako ha. Malinis ito guys. Masarap ito kasi nagmi-melt itong sugar at butter. Yun ang nagdala ng sarap sa ating apple. Ako pong gitrapuhan og si butter ang ako ang form. Ganun lang na siya. Kaya mas melt man na siya. Pero need na niyo na siyang arugahon para mag-bake gani mo. Think positive. This is my first time, but I think it's good. Positive ko na kini perfect ni. Kaya nakabake na ko sa una some like this. Very the same procedure. So I know that this is good. It's quite much apple, but good with apples. So ibutang ninyo mo sa oven like
175 degrees in 30 minutes only. Tapos na ang aking apple pie. My kids love it. Naghihintay na lang ako pag-uwi nila from school. Thank you.